Pahirapan ang pag-aresto ng otoridad sa isang lalaki sa Quezon City na tinangkang sunugin ang sariling bahay. Binabato kasi niya ang mga lumalapit. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Aakalain mong may sunog sa pag-responding ito ng mga bumbero sa Novaliches, Quezon City bandang tanghali. Pero pag-aga pala ito sa banta ng pagsunog. Heto ang nagbanta ilang sandali bago sugurin ng mga bumbero. Relax na relax at nagkukuyakoy pa ng paa matapos magkulong sa second floor ng kanilang bahay. Maya-maya pa, nangulit at nambato. Pressure, pressure. Mga bata, mga bata. Ay, boss, nalabas na ako. Maya-maya pa, nagsimula nang magsunog ang lalaki ng kung ano-ano tulad ng pera at kurtina. Kaya nagpa siya na ang mga bumbero na bombahin ng tubig ang silid. Gumanti ang suspect at pinaulan na ng bote ang mga bumbero. Sa pagpasok ng mga otoridad sa bahay, isang barangay talon ang tinamaan sa muka. Matagumpay nilang nabaklas ang inilagay na barikada sa hagdan. Nagtutulong-tulong na po sila para masolusyonan ito pong sitwasyon sa Novaliches kung saan isa pong lalaki ang nagtatangkang sunugin ang buong property na ito. At sa mga oras na ito, mga kapuso, ay patuloy na nasa ikalawang palapag yung tao at ayaw pong bumaba. Maya-maya, nagpakita ang lalaki sa bintana at nagsisigaw. Ano gusto mong baguntahin dyan? Si Kapitan. Sige na, ayusin lang natin, pare. Kanina pa eh. Sige, tiyo na lang ito. Ha? Matagal na kapit kumakayan ito eh. Dahil wala pa rin nangyari sa negosasyon. Pero lumaban na naman ang lalaki. Inabot pa ng dagdag na 5 minuto bago siya nadakip. Sabi nila, adik daw to eh, na-rehab na eh. Ang kaya ang ginawa namin, nagsama-sama na kami mga pulis sa barangay ng Gulod, hinuli na namin, inakyat namin at binabato kami. Ayon sa mga otoridad, dinala na ang lalaki sa rehabilitation center. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.